Hello, mga kabante. Ito na naman po ako, si Ray Fresh Pumaloy, para sa isang panibagong episode ng aming show na inyong napapanood ngayon sa Abante News Online. Kaya tumutok lang kayo dito sa aming show kung saan ang lagi namin sinasabi at pinanindigan po namin yan. Ang aming show ay walang atrasan sa telling, sa chika, super galing ang Abante Liling! O, palakpakan. Ako lang muna ang papalakpak. Dahil wala tayo sa studio. Wala tayong canned applause. Ayun. So, ako, ang tari ng panahon ngayon, ano, medyo malamig-lamig. Kasarap matulog. Hindi ba? Nakakahimbing ang pagtulog ngayon dahil medyo malamig. O, hindi ba doon sa mga pasaway? Manatili kayo sa bahay. Huwag na kayong dumagdag sa kaso pa ng COVID, ha? Ng Delta. Diyan lang kayo at at manood kayo ng aming show. Dahil naman talaga, malakasan po ang aming programa ngayon. Ayun. At itong aming guest ay talagang, ito talagang certified fresh. Ako nagpapanggap lang. Ito talaga dahil bagong pasok lang sa showbiz, talaga namang malasa, malinamnam, hindi katulad ng lola nyo, di ba? May asim pa naman ng konti, di ba? Meron pa naman, may ibubuga pa naman. Ayun, at ito ang mga actually itong dalawang 'to, naku, pasok na pasok 'to sa panahon ngayon ng taglamig. Sa totoo lang 'to sa mga hindi sa mga lalaki talaga namang mahilig sa mga kaseksyan at mga gaytong ka-freshan. Na tulad ng dalawang ito at later ay jo-join sa atin ang naigas natin. Ay talaga namang pasok na pasok sa banga itong dalawang to, lalo na pag pinanood nyo ang kanilang current movie na ipalalabas tomorrow. At pag-uusapan natin yan, so we'd like to welcome here at Abante Liling ang tinaguriang, oh, di ba? Viva Maximum Crush! Please welcome Jella Cuenca and Angelica! Hello po! Hello po! Hello! Thank you for having me. Thank you. Okay, unahin muna natin si Jella. Bumati ka muna sa ating manonood. Hello everyone! Good afternoon! My name is Jella Cuenca and ayan, thank you Ma'am Sheree for having me here. Dati, nakikinig lang ako and now, andito ako. Ayun. Oo, nandiyan ka, nandito ako. Charot. Yeah. Okay, next, Angelie. Yes, hello everyone. Thank you for watching us and supporting us. And thank you, Ma'am Sheree, for inviting us dito sa Abante Radio. Mm-mm. Sa Abante Liling, ano, anak. Abante Radio Tabulista rin naman tayo. Pero tayo ngayon ay nasa Abante Liling na mapapanood sa Abante News Online. O, di ba? Ayun. At kumusta naman kayo, mga baby girls? Mm-mm. Ikaw, Jella, kumusta ka naman at ngayon pandemic? No? Ikaw ba'y naglalabas? O, puro ka lang cellphone at pakikipagharutan sa mga boylets. Marot. I'm good. I'm great. Ano lang, yung pinabibisihan ko lang ngayon is ito nga, itong show na palabas na namin bukas and past few days, hindi naman laging nasa bahay lang, may umaalis-alis din, syempre, need ng kumita, need mag-racket. Ayun. Angeli? Ayun, very bored sa pandemic but also happy na lahat ng family ko sa loved ones ko healthy ngayong pandemic. Mm-hmm. Eto ha, ganito ha, kasi medyo nagkakaroon tayo ng problema sa ating connection, sa ating signal. So if ever na medyo hindi nyo naintindihan ng lola nyo, ha? Ang nanay nyo sa kikipag-chikan sa inyo at nag-garbled, pahintuin to. Paulit na lang yung aking question, ha? Pero so alright. Far, okay. So far, okay naman tayo. Narinig nyo naman ako. Hindi naman ako putol-putol. We're good. Yeah. Okay, so umpisahan natin. Meron kayong pelikula na ipalalabas. Pero bago, tama, yung pelikula muna. Ang pag-uusapan natin, ito ay ang Taya. Isa itong
action, sexy, parang thriller or something yata, hindi ba? Anong roles nyo dito? Yung role ko po dito is ako yung dream girl ni Sixto. So, maraming kaabang-abang sa palabas na to. So, dapat hindi ko muna sabihin. Kailangan siyang panoorin kasi grabe. Sobrang saya ng palabas na to. Sobrang daming lesson. So, kaya abangan nyo na bukas na yon. Ang tipid naman. Angelie, ikaw muna. Ako naman si Nieves. Dito sa palabas na to, ang kontrabida. Kontrabida na mahinhin pero may goal. And abangan, marami kaming mga pasabog dito. And hinding-hindi kayo magre-regret na napanood niyo. Promise. Yeah. Sino-sino pa mga kasama sa movie? Si AJ bilang si Winona. Nanette? No, Nanette. Nanette, yes. Ayan, hello. Hi, AJ. Hello. Mama. Oo. Hi, AJ. AJ Robot in the house. Charot. Okay, AJ. Anong role mo dito sa pelikulang Taya? So, hello everyone. Ako po dito si Nanette. Ang babaeng mapapanalunan po ni Sixto. At the same time, ang babaeng mamahalin din po ni Sixto. Mm-hmm. Ayun, medyo nag-garbled yata si... medyo nagpuputol-putol si... Hello po. Pakiulit nga. Hello po. Yeah. Okay. Sige, paulit mo na ulit na ang iyong role. So yes po, ako po dito si Nanette, ang babaeng mapapanalunan po ni Sixto sa pagsusugal niya. At the same time, ako rin po yung babaeng mamahalin ni Sixto, which is si Sean po. Yes, okay. Bago ang lahat, maraming salamat muna. Apoy Fernandez for giving Viva Art sa ating mga live streaming under Abundant Abundant League. Alam niyo sa totoo lang, baguhan pa lang kayo, pero meron na kayong meron ng bansag sa inyo, meron na kayo mga corona, mga hitad kayo, at ang title nyo, kayo ang Viva Maximum Crush o BMX. Nakakaloka naman. Nararamdaman ninyo. Yes po. Yes po, alam po ng karamihan na bagong-bago pa lang po kami sa industry, pero... Grabe na po yung pagtitiwala na binibigay sa amin ng mga boss. Kaya po sobrang grateful po kami dahil sunod-sunod po yung blessings na dumadating sa amin. Ayun. Jella? Sa akin naman, yeah, so super grateful ko din. And sobrang nakakatuwa, nakakataba ng puso kasi, di ba, hindi mo inasahan na ganito yung mararating mo, ganito na ako ngayon. Sana kasali ako sa Viva Crush something. So ayun po, super nakakatuwa po sobra. Mm-hmm. Angeli? Sobrang nakaka-flatter po kasi first na movie lang namin, bigla agad kami naging Viva Crush. And yes, very grateful din po dahil after nito, maraming blessings kaming natanggap. Mm-hmm. Ayun. Tutuloy-tuloy tayo sa ating pagtatanong, pero bago yan, bati muna natin ang mga nanonood sa atin. Si Alec Paulo Ventusilla, isa sa mga yakman ng Abante. Magandang hapon po, Sir Ripes Pumaloy, at binanggit niya ang pangalan ni Retzel Baliton. At ito yata si Retzel Baliton, isa ring yakman. At ang sabi niya ay, aw! Hello naman kay Emily Gidotti. Ayan, hello Mother Ray. Hello Emily. At ang aking friend na si Minerva Poblete is also watching. Ang tanong, handa na ba kayo? Charot, parte nasa game show, no? Papa, sa palagay nyo, bakit kayo tinawag na Maximum Crush, AJ? Yes, siguro po dahil po sa bata po kami, yun po yung advantage po namin. Binibigay po namin yung best namin sa lahat ng trabaho. Ginagawa po namin ng maayos. Kaya po siguro na-appreciate ng mga tao yung work namin. Mm-hmm. Okay. Jella?
Siguro po ayon, kaya siguro ganun kasi mga yes, bata pa kami and then may ganito kaming break. So siguro na-appreciate lang nila kami ng sobra kaya nagpapasalamat talaga ako and kami din kasi hindi yun nga hindi ko inasahan na mapunta kami sa ganito at ayun, super grateful po talaga. Ayun. Okay, bago natin alamin ang reaksyon at ang comment ni Angeli, AJ, meron kang script reading yata ngayon at nagte-text sa akin si Moises na kinakailangan mo na yatang bumabu sa ating live stream, sa ating chikan. Mag-promote muna, invite them with your movie together with Angeli and Jella and of course Sean. So hello everyone. Ako po ulit si AJ Raval na net sa Taya. So ayan, iniimbitahan ko po kayong lahat na tumayana sa pinakasagapang pelikula ng taon, ang Taya directed by Roman Perez. Malapit na yan. Mamaya lalabas na yan sa 27, August 27 mamayang 12 o'clock. Ayan, abangan niyo yan sa vivamaxatx.ph. I want TFC and TFC IPTV. Yes, thank you so much. Maraming salamat, AJ. Bye-bye. Okay, moving on. Let's go to Angeli. Angeli, anong nararamdaman mo dahil baguhan ka pa lang? Imagine, first movie mo pa lang ito, katulad ni Jella, hindi ba? Nabansagan na kayong Viva Crush. Viva Crush ng, Viva Maximum Crush. Very happy po. As in, talagang hindi ko rin inaasahan na masasali ako dito sa Viva Crush. And I think na kaya kami naging Viva Crush dahil sa show namin, ayun yung pinaka-main dahil marami rin ako nakikita ng mga meme na ine-edit nila yung mukha nila na kunwari sila si Sixto, tapos nakapalibot kami tatlong mga babae. Ayun. Very happy talaga, nakakatuwa. Yes. Teka muna, paano nila-handle yung mga ganito, yung mga parang yung iba talagang nag-a-adulate sa inyo, hindi po mga fans na talaga, mga talagang avid fan, tapos yung iba parang halos mamatay na sa pagnanasa sa inyo, mga tipong ganon, hindi ba, paano nyo na-handle to sa social media na minsan ginagamit na yung mga sexy photos nyo para gawing wall sa kanilang mga posts, parang ganyan, hindi ba, Jella? Kiber, for me kasi okay lang na gamitin nila kung ano yung gusto nila. Kasi parang, para sa akin nasasayahan din ako kasi na-appreciate nila kami. So, gumagawa sila ng ganun para, syempre, ipakita din sa mga friends or sa supporter nila na parang gusto din nila maranasan yung ganun, but at the same time, hanggang doon na lang sila. So, nakakatuwa siya ng sobrang bongga talaga. Kaya, ayun, okay lang sa akin na kung anong gagawin nila, anong edit gagawin nila. Kasi kung doon sila nasasayahan, ayun po. Bakit? Kahit tanggalan ka ng damit doon sa, ano mo, kunwari edit yon tapos sa tanggalin yung damit mo at gawin kang hubot-hubad. Kasi pwede na yun, di ba? Pino-photoshop na nila yon yung mga litrato, di ba? Diyan kasi, in that picture po, kasi parang imposibleng maubaran nila eh. Di ba? So, pagagawa nila ng meme siguro na ganyan, ano yan? Siguro, yung hubad, paghuhubaran nila, pag iti-take out nila yung damit dyan. Siguro nakaka-disappoint siya at the same time. Pero sana wag naman dumating sa puntong yon kasi sobra na yon pag ganun yung gagawin nila. Hindi na siya, hindi na siya maganda para sa amin. Lalo na mga babae po kami. Ayun po. Mm-hmm. Angeli, ikaw naman. Yes. Sobrang saya na ginawa nilang meme yon. Kasi isa din yun kung bakit kami nag-viral. Pero kapag in-edit man nila na nakahubad kami, hindi na meme yun, hindi na siya joke, kumbaga. Pero yun na nga, sabi ni Jella, sana wag na humantong sa ganun. And happy lang ako na ginagawa nila as a joke, as a to make people
laugh and have a great smile. Mm-hmm. Ayun, meron ba mga, ng mga nababaliw ng mga netizens sa inyo, mga fans, na kung saan eh, may mga direct messages pa sila na, na gusto kayong ligawan, gusto kayong ikama, or i-take out, yung mga ganun, or pinipresyuhan na kayo, yung mga tipong ganun. Ikaw, Angeli, meron ka na bang mga ganun mga comments na natatanggap or mga direct messages? Yes po, marami. Pero hindi pa naman sa umahumantong sa gusto ko i-take out or ganun, gusto ko ligawan. More on ano lang siya, more on congratulating me na sexy daw ako and inaabangan nila yung movie. I'm happy na hanggang ganun lang naman. And so very sorry talaga sa mga hindi ko masyado nare-replyan, hindi ko mga nare-replyan. Pero thankful ako na daming taong nakaka-appreciate sa akin. At sa amin. Ikaw naman. Sa akin naman, ayun, siguro, wait lang po, may tumatawag. Sorry. Mm-hmm. Sa akin naman po, nakaka-receive ako ng mga ganong messages, pero yung mga sinasabi lang nila is, tatayaan, ganon. Kailan lalabas yung taya, tataya ako sa'yo, ganon. Pero syempre po, hindi ko po sila nare-replyan kasi hindi ko alam. Hindi po ako kasi nagre-reply pag hindi ko kilala. Pero super grateful ako na may mga nag-a-admire sa akin, lalo na ngayon. Pero so sorry for them kasi hindi ko po talaga sila ma-replyan kasi natatakot din po ako mag-reply sa kanila. Baka mamaya, alam mo yon, iba na yung mga usapan nila, sabihin sa'yo. So, ayun po. Pero nagpapasalamat po ako sa kanila. Ayun po. Thank you. Sige, bago tayo magpunta dun sa kung paano kayo nagsimula sa showbiz, alamin muna natin yung mga eksena nyo sa pelikulang Taya. Kasi sa trailer pa lang na napanood ko, parang grabe na yung mga love scenes. Considering na sinasabi ninyo ay first time ninyong gumawa ng pelikula. Jella, ikaw, ano yung mga eksenang ginawa mo na naloka ka sa... nakita ko kasi sa trailer na meron kayong eksena ni Shandy Guzman. Siguro yung... scene na naloka talaga ako ng bonggang-bongga is yung last part po siguro. Kasi ano na yun bali, basta ano talaga, hindi ko alam kung pwede ko siyang sabihin. Sabihin ko ba, babe? Ano lang, yung pinaka-last part kasi in-all out na namin para... Yes, and alam mo yung grabihan na yung bigayan na talaga, yung parang wala nang natira sa'yo, gano'n. Patodohan na talaga siya. Alam mo yung gano'n. Yun ata yung nakikita mo sa trailer. Kaya so super kaabang-abang talaga siya. Kasi lahat, every taping, every set, may love scene na nangyayari. Pero kasi sa akin, sa kanila ni AJ, tapos ni Angelica. Kaya, ayun, every set nila, may ganun sila nangyayari. Kaya, sila yung mas pinaka-grabe, all out sila doon. Mm-hmm. Pero ikaw, hindi ka naman nagtanggal ng damit. I mean, nag-topless ka ba sa pelikulang yes, to? Yes, yun nga po yung sa last part po. Yes. Mm-hmm. May pakita ka ng puwet. Ay, hindi po. Hindi po. Si Sean. Ikaw naman, si Sean lang. Si Sean. Si Sean ang pakita. Yes, si Sean. Maganda may nakita ko kay Sean. Yung puwet pa ni Sean ng kinis. Madilim po kasi tapos mausok, so hindi ko po klaro. Pero nahawakan mo yung puwet ni Sean. Hindi ko po maalala, parang hindi ko sure. Naku, sa akin natin kinuwet
Ikaw naman, Angel, ikaw daw yung pinasabi nga ni Jella, ikaw at saka si AJ Rabal yung medyo pinaka malala. Yes. Kasi, yung sa akin po kasi doon, ako lang po kasi yung dream girl. Parang ako lang yung nakikita sa malayo. Tapos sa imagination niya lang ako nag-i-exist. Parang ganun po. Kaya si Angeli tapos si AJ, sila talaga yung ano, in real life. Parang ganun. Ayun po. Ayun, in real life daw, Angeli. Parang may nangyari in real life sa inyo ni Sean. Charot. Ayun, actually, For me naman po, dahil ako yung kontrabida, kailangan kong i-seduce si Sixto, si Sean. And, yes, all out, binigay ko talaga all out para yung movie maging maganda dahil trusted naman namin si Direk, naaalagaan kami ni Direk at pagdating sa movie, magiging art siya na hindi lang siya tungkol sa sex. Kumbaga, correct. Tungkol din siya sa life lesson and gambling. Mm-hmm. Yes. Ikaw ba, Angeli, nagtagal ka ba ng bra? Nag-topless ka ba? Tsaka yes, naka-sports bra. Ha? Naka-sports bra. After mag-workout, Zoom na agad. Meeting na agad. Talaga, pero wala kang suot na damit sa love scene niyo ni Sean. Sa movie, babe. Wala talaga. All out talaga. Kaya abangan niyo yan, guys. Nako talaga. Kikinang ang mga mata niyo. Mauwet daw sila. Paano naman na to? Talaga naman parang buffet ang mangyayari sa kanila. Na hindi sila mabibiti na makita ang alindog ninyo, girls. Hindi ba? Pero bilang mga first-timer, no, hindi ba kayo nag-alangan? Paano nyo na-condition ang sarili ninyo na kinakailangan gawin ko to for my first movie? Ano ang pumapasok sa isip ninyo before? And ano ang pumasok sa isip nyo before? At ano ang pumasok din sa isip nyo after nyo gawin yung eksena? Ikaw, Angeli, dahil ikaw talaga yung nagtanggal ng bonggang-bongga ng iyong damit. Wala ka na yatang itinira. For me po, nung una, kinabahan ako kasi sabi ko, first movie ko to, tapos ganito na agad. Parang culture shock. Na-culture shock ako nung binigay sa akin yung script, tapos nabasa ko na ang daming sexy scenes. Pero after naman nun, meron kaming workshop kami ni Direk. Talagang bawat hindi ka maiilang on set dahil lahat na yon pinag-aralan na. And very thankful ako na si Direk Roman yung first na director na naka-work ko. Kasi very calming talaga pagkasama si Direk. Lagi kanyang chini-cheer up, lagi kang sinasabihan na kaya mo to. I-all out mo sa movie dahil a career mo to. Yes, ganun. Well, hindi ba, eto, susundigan, sasigundahan ko na yung tanong ko, ha. Angeli, ikaw yata yung sinasabi ni siya na tinablan siya dun sa eksena, as in, dahil nga sobrang all out na. I'm not sure po kung ako yun, kasi for me, in all out namin lahat, binigay namin yung best namin. At nakikita ko naman lahat ng co-actors ko na sobrang effort sila, sobrang every single time, lagi nilang binabasa yung script nila, tapos lagi silang nagpa-practice. Kaya for me, feel ko lahat yon, lahat kami. Okay. Jella, ikaw naman, ano pumasok sa isip mo? Pumapasok sa isip mo bago mo gawin yung eksena at anong pumasok sa isip mo matapos mong gawin ang eksena? At ikaw ba yung dahilan kung bakit umunat ang nag-iisang ugat na malaki ni Sean sa kanyang katawan? First po, nung nalaman ko po na ganito yung palabas na gagawin namin, first na-shock po talaga ako, but then dahil nga sa kagustuhan na
humantong sa ganito. Wala na, ginaid po ako ng manager ko, sinabihan niya ako, nag-advise siya sa akin. At the same time, binigyan kami ng workshop, one-month workshop, one-on-one workshop. Inaral talaga namin pati yung script, lahat, everything. Para sa, para mapaganda yung palabas. So, doon naman sa, kung ako yung nagpaanon sa kaisang ugat ni Sean, I don't think so po. Kasi, yun nga po, sa dream niya lang po ako nag-i-exist eh. Parang, alam mo yun, super mild lang po ng ano namin ni Sean. Super mild lang ng gano'n namin. Hindi, parang halos di nga kami magka touch-touch egg. Parang gano'n. Ako, sayang naman. Nakakapanghinayang naman yon na hindi mo man lamang na-touch si Sean. Paano touch po ba? Baka si Angelo yun. Or kaya si AJ. Na-touch po ba si Sean? Nahawakan mo ba ang parte ng ang medyo sensitive part na katawan ni Sean? Nakita mo ba? May nakita ba sa parte na ni Sean? Maliit ba to? Malaki? Karot! Ang mga pangpandesal niya. Pero girls, ito lang. Girls, ito ha. Lalo kay Angelie. Angelie, nung first time makita ng hubad na katawan ni Sean, or hubad na katawan ng isang lalaki na talagang andyan, hindi ka ba na hindi ka ba na ilang, ano ba naramdaman mo, napalunok ka ba or medyo napaatras ka ba, mga ganyan? Hindi naman ako na ilang dahil before ng pag-aartista, nag-modeling ako, and sa mga modeling fields maraming lahat, minsan pag photoshoot meron yang naked shoot ganun. Kaya nung sa taping na, hindi naman. Kasi third day pa lang ng taping, close na kami lahat, magka-co-artist. Kaya walang pa. And, ka-clarify ko lang po, hindi naman po din hubot-hubad talaga yung eksena po namin. May mga part po din na, censored, ganon. Hindi ka muna. Paano ba kayo nagsimula sa showbiz? Ikaw, Jetta, paano ka napasok sa Viva? Doon muna tayo mag-start. Simulan natin doon. Ako po kasi nag-model-model po ako before. And pumasok po yung 2021. Nakilala ko po yung manager ko na si Sir Jojo Viloso. And then, ininganyo na po ako na pwede daw po ako sa gantong industry. Try ko daw po subukan if mag-work po sa akin. So, ayun po. Kailan ba yun? Mm-hmm. 4 months ago po, pinakilala niya po ako sa... Dinala niya po ako sa Viva. And then, ayun, luckily, binigyan po ako ng... break, binigyan ako ng chance na maging parte ng industry nila. So, ayun po. After 4 months, eto na po ako ngayon. Ayun. Actually, nabanggit mo kanina nag-model ka before. And then, yes. Paano ka napaso sa Viva? Nag-start ako ng modeling noong 2017. And medyo hindi ko naseseryoso dahil school first. Pero after ko mag-graduate ng K-12, trinay ko naman yung pagka-career. Talagang pinush ko na siya kasi maraming nag-aalok sa akin, na gano'n. Kaya grinab ko na yung opportunity. And thankful na pagka-grab ko, meron ako agad first project. And naging Viva Max crush pa. Oo nga, yes. No? Diba Viva Maximum Crush? O, diba bongga? Pero anong reaction ng mga parents niyo, ng family, ng kamag-anak, ng mga kamag-anakan ninyo sa ginagawa niyong pagpapasexing ngayon? And I'm sure, allowed ba silang panoorin ang pelikula ninyo?
Ako na ba? Ako na ba mauna? Ako na lang po mauna. Yung sa ano ko po, sa mom ko, bago mag late ko na sinabi sa kanya na may ganito akong project. And pero luckily naman, I'm very happy na pagka-call ko sa kanya nung in-explain ko na ganito yung role ko, ganito yung mga papakita, na talagang all out to. Support naman siya. Sabi niya lang sa akin na as long as wag daw sana ako makilala sa ganitong role. Pero I'm very happy na kahit ganun yung nangyari, nung pagkagawa ng movie, hindi ko alam na nakaano na pala siya, meron na siyang application ng Viva Max. Talagang gusto niya na panoorin, lagi siya tanong sa akin kung kailan daw mag-i-air, kailan mag-aano. Which is for me, nakakahiya kasi makikita ako ng mom ko na gano'n. Pero I'm happy na kahit pagdating sa kuya ko, supportado sila. Talagang blessed ako sa family. Ikaw naman, Jella. Sa akin naman, nung hindi din nila alam, lately lang actually nila nalaman na sila din nakaalam. Never ko sinabi sa kanila kasi nasa probinsya sila eh. And never kong sinabi na... Sorry? Saan province? Sa Dumaguete po. Okay. Negros Oriental, yeah. And ayun po, hindi ko po sinabi sa kanila na may ganito akong movie, pumasok ako sa Viva. Wala po silang alam na pumasok ako sa ganitong industry, sa ganitong, ewan ko, anong tawag nila dito. So, na-shock na lang sila nung nakita nila daw yung trailer. Sabi na, ikaw ba yung ganon? Ikaw ba yun? Ganon. So, sabi ko, ha, ano yun? Nung una, sabi ko, ay, wala yun, hindi ako yun. Dahil nung nalaman nila na ano, na ganon nga yung, ganon yung sita palabas. Like, parang, ano daw, parang, ewan ko, kasi sila super ano nila eh, ayaw nila ng masyado akong, ayaw nga nila naka-lipstick ako, ayaw nila naka-short ako, masyado silang conservative, kumbaga, parang ganun. And then nakikita nila na ganun. So nung una po, sobrang nahihiya ako. Hindi ko alam po sasabihin ko sa kanila or what. Pero hinayaan po kasi sila and then nalaman ko na, ayun, sumusupport din pala sila sa akin. And mas excited pa silang makita, mapanood yung movie ko. Ako hindi ko alam nahihiya ako sa kanila. Ayun po. Oo, alam mo, napakaswerte ninyo kasi napigyan kayo ng pagkakataon ng Viva na makapasok sa industry at nabigyan kayo ng mga magandang pelikula. And for sure, ako, magiging isa kayo sa pinakasikat na artista ng Viva, no? And eto, pinakalasa, tanong ko na lang, ano, bago kayo hayaang mag-promote at invite ang ating mga manonood, gaano katapang, gaano kayo kasigurado sa gagawin niyo mga pelikula na puro mga sexy, gaano kayo katapang sa paghuhubad sa mga susunod niyo pang pelikula kasi naumpisahan niyo na ito. Syempre, magkakaroon ng glamour ang mga tao na makita pa kayo more dun sa ginawa niyo sa pelikulang kaya. For me, gaano kami katapang sa mga dadating pa naming mga project na ganito? Siguro, mga 101% yung katapangan namin. Kasi... Willing ka mag-nude, hubot-hubad, pakita bubelya, pakita petchay, ganon? Hindi naman pa sa ganon, pero kasi... Ito po kasi I believe na hindi naman po kasi yung ginagawa namin hindi naman parang soft porn. May mga ano, mga lesson naman po kasi na inahatid doon sa mismong palabas. Kumbaga ganun po. So hindi naman po siya usapang sex, panood na, dahil papanoorin mo yan para lang makita mo yung ganung part. Hindi naman po siya ganun. May ano naman po siya, may lesson talaga siya kaya dapat kabang-abang mo siya. Panoorin mo ng buo, kailangan mo intindihin para malaman mo kung ano talaga. So yung mga upcoming project na kung ganito din, I believe na
kakayanin din naman po namin and binibigay naman po namin yung best namin and para maintindihan din ng mga tao na hindi lang about sa sex yung dapat nilang panoorin or aabangan nila sa palabas namin. Ayan po. Yes, actually, pero ito ha, ililinawin ko lang na ang pagbubad naman ang pagpapangunit naman ay hindi ito porn sa mga nanonood sa atin. Meron talagang mga pelikula na ganda na kahit nakitaan ang nudity, nakalabas na yung bobel niya, nakalabas na yung pechay, eh talaga naman hindi mo mapapansin ang ganda ng pelikula pang international. Angelica, kaano ka katapang bubad? Fall out ka ba? Kaya nila Ren Escanio at saka ni yung isa pa si na hindi ko nakalimutan ko na basta si Ren kasi si Ren nagsimula na fall out siya. Very, very, magiging, ay sobrang tapang ko dito sa, kung may projects man na mabigay sa akin, i-all out ko dahil may trust ako sa director. And, hindi naman yung nude talaga dahil rated, hindi na, baka hindi na yun ipalabas dahil sa rated ganyan. Pero all out ako and I'm happy sa mga kahit anong role na ibigay sa akin. But I'm very happy pa kapag mabigyan naman ako ng ibang role, not only for sexy figure, but also to others, para mapakita ko yung potential ko sa mga tao. Yes. Yes, ako talaga naman. Nakakabilib kayo, girls, ha? As in, ako, sigurado talagang magmamarka kayo sa showbiz. Actually, kayo na yung talagang mga parang malakasan talaga sa panahon ng pandemya. Di ba? Maybe, maliba sa pagiging Viva Maximum Cross and ang US Viva Tech Viva. Anyway, pakipamod ng inyong pelikula. Bago lahat, nandito na si Jamie Soria panoorin. Yung pelikulang dapat panoorin. Jamie Soria from Los Angeles, California. Okay, Jella? Choppy po kayo. Medyo hindi ko po kayo naiintindihan. Sorry. Invite mo na yung mga fans, yung mga nanonood sa atin sa showing ng pelikula niyo. Ah, okay po. So hello everyone. My name is Jella Cuenca. In movie Taya, I'm Winona or you can call me Nona. Mapapanood na ang Taya simula 12 midnight sa Viva Max Philippines, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Japan, Middle East and Europe pati na sa KTX I Want TFC and TFC IPTV. Ayun po. Actually, for me, yes, everyone, thank you so much for watching us here. And I'll be very happy also kapag panoorin nyo kami bukas na sa Viva Max application, name Taya. And ako si Nieves doon, kontrabida. Marami kaming mga pasabog doon, marami kaming mga exciting moments doon and happy moments. Marami kaming mga painit doon. Etong pinakasugapang movie directed by Roman Perez Jr. streaming mamaya ng 12 a.m. Yes! Ayan, maraming salamat, Anjali, Jella and Aja Rabal, ang tinaguri ang Viva Maximum Crush. O hindi ba at suportahan niya natin ang kailang pelikulang Taya dahil sa trailer pa lang ay napakaganda na. At may promise to na hindi lang sexy scenes ang makakapagpa-excite sa inyo kundi yung mga eksena nila sa pelikula kung saan ay napapanahon po ito dahil ito po ay tackling about online gaming. Okay, maraming salamat and this is Ray Pumaloy, Ray Fresh Pumaloy and keep on watching our shows every Tuesday and every Thursday. Yan, at lagi namin nasabi sa aming show, sa aming programa, ay walang atrasan sa telling. Ako talaga naman si Chica, super galing. Galing! Thank you, girls! Thank you so much!